Ang nanalo sa palaro natin kahapon ay sina Handicraft at Twisted Tales of the Dark Side. Mag-PM po sa aking Facebook account para maklaim ang reward na pang multo badge. Tuloy-tuloy itong palaro natin hanggang sa October 31. Ang katanungan ngayon ay, ano ang paniniwala mo sa Halloween? At dapat mo ba itong i-celebrate? Nagtatrabaho ako noon sa isang tindahan ng mga isda. Ako yung nagbebenta at kumukuha ng mga isda na galing pa sa isang patala ng isang probinsya sa Kapis. Simple lang noon ang pamumuhay ko. Solterito ako noon at walang asawa at mga anak. Kasi bata pa ako. Ako po si Baste. Kamusta kayong lahat? Ako yung katuwang ni tatay noon sa pamumuhay. Nag-aaral noon ang dalawa kong kapatid na babae. Ngunit ako bilang panganay. Nagtatrabaho ako para makatulong kay tatay at para makapagtapos sa eskwela ang dalawa kong mga kapatid na babae. Araw-araw noon, maaga akong nagigising. Minsan, puyat pa ako. Bumabiyahe na ako papuntang pantalan para makabili ng mga isda at ipibenta ko. Isang umaga, madaling araw noon, maaga ding nagising si tatay. Si tatay pala ay nagtatrabaho noon sa isang arosera. Sabi ko kay tatay noon, "Himala tay, ang aga mong nagising ah. Anong nangyari sa'yo?" Sagot niya, "May nakalimutan ka ata, Noy. Kaarawan ko ngayon at sasama ako papuntang pantalan. Bibili ako doon ng mga isda para sa handaan natin mamaya. Iimbitahan ko ang boss ko at mga katrabaho ko." Sabi ni tatay, "Totoong nalimutan ko ang kaarawan niya noon kasi puyat at stress ako noon. Tsaka palaging pagod nang dahil sa araw-araw na trabaho. Kaya ayon, sinama ko si tatay papuntang port at bumili siya ng mga isda para sa kanyang kaarawan. Yung mga naipon ko noon na pera ay binigay ko sa kanya para dagdag handaan at para maraming kanyang malulutong putahe. Hinatid ko pa si tatay sa bahay at pumunta agad ako sa tindahan na kung saan ako nakapwesto para magbenta. Alas 5 ng umaga noon, pumwesto na ako. Medyo maaga pa talaga noon pero mas mabuting nakapwesto na ako para kung meron mang bibili ng maaga, mas nauna akong bumukas. Nadalasan kasi puro matatanda ang gumigising ng maaga para pumunta sa tindahan. Ako lang noon ang tao sa merkado. Bali yung ibang mga katabi kong pwesto ay hindi pa nagbubukas. Nanibago nga ako noong sandaling yon kasi maaga ako. At nagtaka ako kung bakit bumukas ng alas 5. Maya-maya lang, dumating ang isang matandang babae. Bumili siya ng isang kilong bilong-bilong. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating naman ang isang matandang babae. Lumapit siya sa akin. Mayroon siyang tungkod. Ngunit kung lumakad dito ay matuwid at ang sigla-sigla. Iyon ang unang beses ko na nakita siya. Pero malayo pa lang, natakot agad ako. Kasi ang weirdo niya. Nalilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nakangiti siya at talagang kakaiba. Ikaw ba naman ang makakita ng nalilisik ang mga mata at nakangiti pa? Siguro, matatakot ka din. Tsaka mawiwirduhan.
At nung malapit na siya sa akin, sabi niya, "Iyo, press ka bang mga ito?" Pumasok sa isip ko, "Siyempre naman, kasi lahat ng mga binibenta ko ay galing talaga sa port at talagang press ka. Halos lahat ng nagbebenta doon sa tindahan, press ka lahat ng mga ibinibenta." Sagot ko sa kanya, "Oo lola, kanina ko lang nakinuha to sa port." Tumango lang matanda at hindi nagtagal. Papalapit ang isang suki ko na manggagamot. Itong taong ito, na tawagin na lang natin sa pangalang Manong Berting, ay araw-araw bumibili sa akin ng isda at talagang malapit sa akin ang customer kong ito. Nung malapit na si Mang Berting sa pwesto ko, agad namang umiwas ang matanda at umatras ng konti. Sabi ni Mang Berting, "Ang aga mo ah, baka may ilalagay ka sa mga isda." Alam nyo, akala ko talaga nung sandaling iyon, ako ang sinasabihan ni Mang Berting. Sumagot ako nang, "Oo Manong, kasi kaarawan pala ni tatay ngayon. Sinamahan ko siya papuntang port. Kung gusto mo Mang Berting, pumunta ka mamaya sa bahay." Tumango lang si Mang Berting at hindi nagtagal, sumigaw ang matanda. Sumigaw ang matanda habang si Mang Berting naman ay nag-uusal ng mga salita na hindi ko maintindihan. Sabi ko, "Manong, anong nangyayari sa kanya?" Silang dalawa ay walang pakialam sa sinasabi ko. Sobrang nagtataka ako sa nangyayari nung sandaling iyon at naguguluhan ako. Hanggang sa ang huling narinig ko kay Mang Berting ay amen. Doon na dali-daling umalis ang matandang babae. Sabi ko kay Mang Berting, "Manong, anong nangyari doon sa matanda?" Ang sagot niya, "Hindi niya siguro nakayanan ng dasal ko. Teka, may hinawakan ba siya dito ng mga isda?" Ang sagot ko, "Oo Manong, iyang mga bangus. Mayroon siyang hinawakan dyan, malapit sa asang. Pinasok niya ang mga daliri niya dyan para matignan daw kung preska." Isa-isang tinignan ni Mang Berting ang mga bangus at kinuha ang isang bangus. Tinignan ni Mang Berting ang bangus na iyon at inalasa ang takip ng hasang. Doon ko nakita ang malagkit na kulay itim na likido. Kakaiba talaga ang itsura ng likidong iyon. Yun bang malagkit na parang buo kong hawakan at hindi napuputol? Sabi ni Mang Berting, "Parang gusto pa niyang mangyanggaw sa mga suki mo ah. Kung hindi ko siya naabutan dito siguro, mayroon kang suki na napahamak at naging katulad niya. Alam mo ba na aswang ang babaeng iyon?" Doon ako nagulat kasi unang pagkakataon na mangyari iyon sa akin. Nabinisita ako ng aswang sa tindahan. Sabi ni Mang Berting, marami na daw siyang nagamot na niyanggaw pero naagapan pa. Grabe naman ang mudos ng babaeng iyon. Sa isda niya idinadaan ang ganong bagay. Sa maniwala kayo o hindi, nung sumapit ang gabi, pumunta si Mang Berting sa bahay. Doon niya sinabi sa amin ni tatay na binisita daw siya ng matandang babae na bibili sana sa akin sa tindahan ng isda. Talagang lalapain daw siya. Kaso hindi niya kaya si Mang Berting. Sa totoo lang, walang takot si Mang Berting sa mga aswang. Mas natatakot pa daw siya sa buhay at katulad niyang tao kaysa sa mga aswang o engkanto. Kasi mas matindi ang magagawa ng buhay
kaysa sa mga aswang o engkanto. Pwede kang mawala agad-agad kapag tao mismo ang aatake sa'yo. Kaya ang payo sa amin ni Mang Berting, huwag kaming matakot sa mga multo o aswang o engkanto. Mas matakot to kami sa tao. Hindi ko na po nakita ang matandang iyon sa totoo lang. Pero sobrang tumatak ang itsura niya sa isip ko. At natatandaan ko pa talaga ang itsura niyang magpahanggang ngayon. Iyon po ang una at ang huli kong naranasan na kababalagan so far. At kung meron man akong malalaman at maranasan ulit, ibabahagi ko kaagad sa inyo dito. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Ako po ulit si Baste ng Kapis.